Magandang araw mga ka-vloggers. So ayan, may bago na namang pakulo si YouTube, no? So kailangan na nating i-update yung ating mga tax information. Dahil kung hindi, by May 31 po, no, magde-deduct si YouTube ng total earnings natin ng up to 24%. So paano ba nga, may paraan ba para mabawasan itong amount na ito, no? Medyo malaki-laki yung 24%. So tutok lang kayo, no? So i-reduce natin yan. Pwede nyong magawa yan up to 15% reduction to 0%. Depend as per tax treaty, no, ng US at saka Philippines. Okay guys, pag-login nyo sa inyong mga Google AdSense account and proceed to payment, mapapansin nyo bandang itaas, no, yung kulay pula, meron doong manage tax info. So select lang natin yan. Then log in to your Google account. Makikita natin dito yung United States Tax Info. So sa baba niya, what type of account is yung account nyo, no? Select nyo lang individual. Then click next. Sumunod dito yung are you a citizen or resident of United States? So lagay nyo na lang dyan, no? Kung nasa Pilipinas naman kayo, no? Then select nyo W-8BEN form, no? This is commonly used by non-US individuals. Then next, pilapan lang natin itong tax identity, yung name of individual, yung pangalan mo na nasa AdSense. Yung DBA, hayaan nyo na yon. Tapos yung country of citizenship, syempre Philippines. Tapos yung taxpayer identification number sa baba, lagay nyo lang yung TIN number ninyo. Pagkatapos ng tax identity, punta na kayo sa address. Pilapan nyo lang ito, no? Yung address nyo sa Pilipinas. Ayan, click nyo lang postal address is the same as permanent residence address, no? Then click next, then magtungo tayo sa tax treaty. Under tax treaty, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? So click nyo lang yung yes, no? Kasi may treaty naman yung tax between US at saka America, no? Select country, Philippines. Under special rates and conditions, click nyo lang yung services or yung AdSense. Then select Article 8 and Paragraph 1. Then select yung 0% reduced rate. Check nyo lang yung undertaking sa baba. Isunod nyo naman yung motion picture and TV. Ito yung YouTube at saka Google Play. Then select Article 13 and Paragraph 2A. Yung sa withholding rate niya, select nyo yung 15% reduced rate. Then, click nyo lang yung banda na naman sa baba, undertaking niya. Then, select nyo lang yung other copyright, YouTube, Google Play. Then, sa article and paragraph, article 13 and paragraph 2A. Then, select nyo rin yung withholding rate, which is 15% reduced rate. Click nyo lang yung undertaking ulit sa baba, then, click nyo na yung next. Proceed na tayo sa document preview. So ito na yung apat na dokumentong napilapan natin. So select nyo lang yung confirmation sa box. Then click nyo lang yung next. So susunod na yung certification na nag-confirm na kayo sa lahat ng mga articles as mentioned sa tax treaty ng Amerika at saka Pilipinas. Sumunod naman dito ay ilagay nyo na yung full legal name ninyo. At pagkatapos ay select ninyo yung are you the person listed in the signature section. So click nyo lang yung yes I am the person. Then click nyo lang yung next. Sumunod dito ay makikita nyo na yung mga tax identity information, addresses, etc. Sa bandang ibaba, number 6 ay makikita nyo yung activities and services performed in US and affidavit. So ay tatanungin niya kung may mga related businesses activities ka ba within the US. Kung wala naman, select nyo lang no. Then click nyo lang yung undertaking sa baba. At bandang huli ay tatanungin ka niya kung para saan yung tax information mo. Ito ba ay para sa bago at existing payments na hindi mo pa natatanggap? O ito ay para sa mga existing payments na nanatanggap mo na? Then click submit. Then select mo lang naman dito kung hindi mo pa natatanggap yung bayad ng sahod mo, click mo lang yung una, no? Then click submit. Pagkatapos nito ay makakatanggap ka na ng email mula kay Google Payments. Check nyo lang yung email ninyo, then makikita nyo na rito your tax information has been approved.
So, pwede rin kayong pumunta dun sa payments ninyo sa Google AdSense at makikita ninyo yung status approved. Ayan guys, so kung nakatulong tayo ngayon no, sa tutorial, so don't forget to like, share, and subscribe.